lugi sa kabilang buhay. So lahat yan maniningil sa'yo, yung nilibak mo, yung siniraan mo ng puri, yung minaritis mo, yung, lalo yung inutangan. Kasi sa kabilang buhay, hindi natatanggapin ang bayad. Isa sa mga kasalanan na hindi pinapatawad, utang. Utang, alam niyo ba yan? Pero may makapasok pa rin sa pareso. Anong kabayaran ng utang? Kailangan bayaran mo sa mundo. Dahil pag wala, hindi mo nabayaran, sa mabuting gawa mo pa rin, babayaran. Subhanallah. Bago tayo magtapos, anong oras na ba? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, dumating sa kanya ang isang lalaki. Ito, kaalaman sa may mga utang. Lahat naman tayo nangungutang. Sabi ng lalaki, ya Rasulullah, in kutiltu fi sabilillahi mukbil, ghayr mudbir, ayo kaffaru anni khatayaya. Alam niyo naman ang pinakamataas na antas ng tao na mamamatay sa jihad. Di ba? Pinakamataas na antas na na tao sa raiso, mujahidin. Nagpaalam ang sahaba. Sabi niya, ya Rasulullah, pag mamamatay ba ako ng mujahidin, nakaharap sa kalaban at hindi nakatalikod, talagang atake. Walang atras-atras. Pag namatay ba ako dyan, Rasulullah, mapapatawad lahat ng kasalanan ko? Sabi niya, oo. Lahat mapapatawad. Huwag mo na kayo magsalita. Excited agad? Okay. Umalis na yung haba. Umalis na. Pag-alis nung sahaba, tinawag niya ulit. Sabi niya, bumalik ka dito. Sabi niya, ano yun niya, Rasulullah? Sabi niya, illadain. Illadain. Fa inna Jibril kad kala li anifa. Kasi dumating sa kanya si Jibril. Ya Muhammad, sabihin mo sa lalaki na yun, na ang sabi ng Allah, ang hindi mapapatawad sa kanya, utang. Pero sa dami ba naman ng kasalanan, utang pa? Utang! Sabi niya, maliban sa utang. Subhanallah. Kaya hindi nagbabayad ng utang, delikado. Pinakamataas na antas na ng pagkamatay yun, jihad. Kasi binuwis niya buhay niya. Pero hindi pa rin makakapasok sa, hindi pa rin mapapatawad yung kasalanan niya hanggat hindi nakakabayad ng utang. Kahit na peso lang utang niya, kahit peso pa utang mo, kailangan mo talagang bayaran. Maliban, mayroon lang exemption. Maliban, kung unang-una, ginawa mo na lahat pero hindi mo talaga ma-provide, hanggat sa dumating ang kamatayan, na hindi mo pa rin na-provide yun. Kasi walang-wala eh. Kumbaga, umaasa ka na may pambayad ka. Nandun yung pagsusumikap ng bayaran yung utang, pero ang nangyari talaga, wala ka mahiraman, walang ma-apply ng trabaho. Siyempre, ini-estimate mo na, mababayaran mo yun. Pag namatay ka, na ginawa mo na lahat, pero hindi ka pa rin nakabayad, patatawarin sa'yo ng Allah yun. Anong dalil? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man akhadha amwalan nasi yuridu ada'ahu addallahu anhu. At ang sino man na kumuha, umutang, umiram ng pera ng mga tao at meron siyang intensyon na babayaran yun hanggat sa dumating ang kamatayan, babayaran sa kanya ng Allah. Kumbaga, gaganti pala ng Allah yung tao na kapalit. Siyang bahala sa tao na yun. Pero, waman akhadha amwalan nasi yuridu itlafaw atlafallahu anhu. Pero kung ang intensyon mo, utang ka ng utang pero walang plano magbayad, amnesia, nakalimutan, may sakit, ang daming problema. Kaya sabi nila, pag may utang ang tao, lahat ng karamdaman nasa kanya. Nasa kanya lahat. Lahat ng reklamo niya. Kaya naman, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit na yung nautangan mo, hindi naniningil kasi alam mong mayaman, hindi ka talaga sisingilin. Kasi sabi niya, well, okay lang. Kasi hindi ka naman talaga nagbabayad eh. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, matlul gani zulmun. Ang pagpapaliban ng pagbabayad ng utang sa taong hindi naniningil ay kawalan ng katarungan. Yahillu 'irduhu aw qubatuhu. Pwede kanyang ipahiya, pero hindi po sa social media. Pwede kanyang ipahiya sa judge. Pwede niyang sabihin sa judge na, ay, yan si ano, hindi nagbabayad yan. Pwede kanyang ipahiya sa harapan ng judge. Kasi ang pagpapahiya, ang original, bawal. Maliban sa hindi nagbabayad ng utang, isa yun sa mga exemption na pwede kanyang ipahiya sa harapan ng judge. At siraan ka niya ng puri. Pinahintulutan sa kanya yun kasi hindi ka nagbabayad. Yan, grabe si ano, hindi nagbabayad. At saka marami ng tao yung utangan, hindi nagbabayad yan. Pwede nga sabihin sa judge yun. Pero huwag sa public, sa social media, kasi hindi purkit pinahintulutan na. Sa public, sabi niyo, study, post ko na si ano. Kaya, magbayad tayo, pero ang mag-intention ka, tutulungan ka na
Allah Subhanahu wa Ta'ala.